Pansamantala namang ipagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang commercial fishing ng galunggong sa Palawan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nanganganib na mga unti ang supply ng galunggong sa merkado sa Metro Manila dahil sa napipintong pagbabawal ng commercial fishing nito sa Palawan. Ayon sa Department of Agriculture, naabuso ang pangisdaan sa Palawan na siyang dahilan kung bakit nangaunti ang bilang nito sa ngayon. Mula November 15 hanggang February 15, sa susunod na taon, ay bawal muna ang mga malalaking pangisda o commercial fishing sa Palawan. Malaki pong maitutulong nito sapagkat nakita naman po natin sa Zamboanga, Peninsula, sa Davao Gulf, nung maisarado po at napabaya ang mga itlog, yung ating mga isda na yung pong sardinas, dumami po yung fish catch in the wild. So we hope na ito po ay ma-revive ulit natin ang supply ng galunggong. Sa loob ng 3 buwan ay inaasahang makapanging itlog ng marami at magiging doble ang bilang ng mga galunggong sa lugar. At alam naman po natin, base po sa science, sa pag-aaral ng mga scientists, na sa bawat 10 kilo po na manging itlog, nasa 27 kilos po ang kapalit. It's more than double. Nilinaw naman ang DA na commercial fishing lang ang ipagbabawal at maaari pa ring manghuli ang mga maliliit na mangisda. Ayon sa BIFAR, nasa 90% ng supply ng galunggong na ibinabagsak sa Navotas Fishport ay galing sa Palawan, kaya't ginagawa na nila ng paraan upang hindi gaanong tumaas ang presyo nito sa merkado. Kapag natapos na ang fishing ban sa Pebrero, ay inaasahang mababawasan na rin maging ang inaangkat na galunggong na ginagamit sa paggawa ng sardinas. Sa tingin ko po, after na first closure natin, on the next closure, halos baka po wala na tayong kailanganin doon sa importation. Sa NEPA Q-Mart ay stable pa rin ang presyo ng galunggong sa halagang 130 pesos kada kilo. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide.